sa ano, isinulat po ng Gross at hinayaan na talagang sa pamamagitan ng mga taong ito ay mapakita niya yung kanya pong glory, yung kanya pong pagsilos. Sa loob po niya ay kanya pong ni-require na ang mga bata, sabi ko dito sa Genesis 17:12, from generation to generation, every male child must be circumcised on the eighth day after his birth. This applies not only to members of your family, but also to the servants born in your household and the foreign-born servants whom you have purchased. So, yun po nyo, mga kapatid. Lahat ng mga newborn, dito po firstborn ng mga lalaki talaga ay napakahalaga sa kanila dahil sila po yung magpukuntinyo ng generation. Sa kanila po ibibigay ng ama yung lahat ng tungkulin ng isang pamilya. Alam natin nun na ang pamilya nun hindi lang dalawang anak mo, angkan ang nagagawa ng isang generation. So napakadami po, no? At ito po yung ginawa ng Lord, no? Na lahat ng mga bata ibibigay sa templo, no? At dito po, sister, ay sino bang gustong lumipat, parents? Sino ba yung gusto sa kabilang side? Dapat dalawa kayo magkahiwalay, hindi kayo magkadikit. Hindi naman, huwag naman masyadong malayo kasi mahirapan tayo mamaya. Dito ka ba? Bumanyan kayo. Tama yung tayo niyo doon. Ganyan. Yan. Tama yan. Brother, magtusod ka dito ng konti. Doon. So, sabi po, no, sa panahon po ni Jesus, si Jesus po na ating pong Panginoon ay sinunod po niya yung kautusan na ito. Sabi po dito sa Luke 2 verse 21 to 24, pagsapit ng ikawalong araw, pinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Dinala si Jesus sa templo. Nang sumapit ang araw ng kanyang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta siya sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng andog ayon sa nakasaan sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato, kaya dalawang inakay na kalapati. No, so, nakita po natin mga kapatid, may offering. Okay, anong nangyayari? May offering po, no? Ay mayroon pong pag-o-offer sa Panginoong Jesus. Siya po ay inialay. Dinedicate po siya sa templo. So, biblically speaking, si Zion po ay talagang tumutupad ng kanyang tungkulin. Kaso lumipas na tayo, 3 months na siya, no? Hindi na po siya 8 days. So, tumutupad po siya ng kanyang tungkulin bilang panganay na lalaki sa pamilya, no? Kagaya po ni Jesus, ay siya po ay dinidedicate natin. Iandong natin siya sa atin po Lord, no? At sa mga parents, paalala po natin sa bawat isa sa inyo, sabi po sa Psalms 127:3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak at ganitong mga supling, pagpapala mayroong galak. So, give po sa inyo, Sister Abba at Brother Harold, si Baby Zion. No? Bakit kami yak, bebe? Yun po, no? Give po sa inyo siya. Binigay po siya ng Diyos sa inyo. No? So, sabi po, no, sa Kawikaan 22 verse 6, makinig po kayong dalawa, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. No? So, ang po sinasabi dito sa translation na kinuha ko, sabi, start children off. Ibig sabihin, mga kapatid, you have to lead the way. Kasi yung ibang translation sabi, teach. Kaya ito po yung kinuha ko dahil you have to lead the way, yung anak mo susunod sa'yo, and you have to be aware of that responsibility na ang anak mo ay titingin sa'yo. You have to lead the way. You want your child to be a good man, it has to be
from you first, no? You want your child to be godly? Show your child a godly parent. Amen? So, ganun po mga kapatid, ang mga bata ay tunay na mas natututo sila sa example, no? Kaysa sa sinasabi mo at iba yung ginagawa mo. Mas natututo po sila sa ganun, no? So, napakasarap po mga kapatid na ito po ay gawin nyo at inyo pong tandaan, no? Sabi din po sa Psalms 144 verse 4, O Yahweh, ano nga ba naman ang tao, pinagtuunan mo siya ng pansin, katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. So, ito po, no, ay hindi lamang po paalaala para sa mga parents, kundi para din po sa mga witnesses or sa tinatawag po nating nino at nina. Sino po sila? Tayo po ay pumunta dito. Kaya po po pinapwesto si Sister Ava at saka si Brother Harold dito. Kapatid, dito ka nga. Dito po. Lahat pala tayo. Lahat pala kayo eh. Pumila kayo dito sa tabi ni Sister Ava at ni Brother Harold. Dito. Lahat pala tayo eh. Ayan. Diyan. Tapos, itong... Dito din dito mo kasi nagbe-video. Tapos, pakiabot nyo na lang po yung mga kandila sa bawat isa. Itabi mga kapatid. Mamaya sabihin ko ang kailangan mo sa sabihin. So maginig po tayo mga kapatid. Sinasabi po dito ang buhay ng tao. Ba't nga ba natin pinag-uusapan kung gaano kahaba ang buhay ng tao? Eh si Sayon nag-uumpisa pa lang sa buhay niya. Nasaan po si Sayon? Dito po siya sa harap. Pakikarga nga Brother Harold, si Lady. Lahat daw. Lahat. Lahat daw eh. Lahat ng ninong at nina. Meron ba kayong mga kandila? Oh, lahat daw eh. Ang dami kandil eh. Distancing, distancing. Lahat. Tulog na kayo. So, wala na So, reminder po ulit mga kapatid, no, na ang buhay po, sabi ko dito, maiksi lamang po yung buhay. Parang shadow lang siya. Parang fleeting shadow or dumadaan na lilim. No, alam natin pag yung mga yung ulap, dumadaan, wala din siya. Diba ganun lang po yung buhay. So tayong mga magulang at kayong mga ninong at ninang, dapat lagi niyong iniisip na ganito po yung ating ipapakita sa ating pong, sa inyo pong inaanak at sa inyong anak, no? Na ang buhay ay ganun lang, so what are we going to do kung maiksi lang ang buhay? So you have to redeem the time. No, kailangan po na minamahal mo yung oras, binibigyan mo ng halaga, no? Pangalawa pong reminder sa inyo na mga ninong at nina. Ayan, may mga humahabol po na ninong at nina. Pangalawang reminder, naririnig po pa mo ba ninyo ako? Opo. No. Next reminder po ay, sabi ko dito sa Ecclesiastes 12:30, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay pagsusulit natin.
sa Diyos. So, mga kapatid, sa buhay ng bata, habang lumalaki siya, di ba, sabi kanina una, you have to teach the child in the way he should go, or you have to lead the way of the child in the way he should go. So, ano pong ituturo natin na maiksi lang ang buhay, and you have to redeem it, no? Na hindi mo sasayangin, hindi ka po pwedeng mag-bunging-bunging kung saan-saan. No? So you have to really treasure your life. So, sabihin nyo kay Zion, sino po dito mga taga-Isabela? Kasi doon siya sa Isabela titira. So malayo-layo po ako sa summer ako. Pero pwede po kami mag-video call, nag-video call naman kami. No? At sabi nito, sa Ecclesiastes 12, ang turo po ng isang wise person, pinakamatalinong tao, sabi na ang buhay po, ang dapat na tinutuunan ng tao ay yung matakot sa Diyos. No? Matakot sa Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, yun ang puno at dulo ng lahat ng bagay. No? Tayo po ay binigyan ng buhay ng Diyos at ibabalik din natin ito sa Diyos. Amen? So kung hindi po tayo nag-iisip na ang mga bagay na ito ay galing sa Diyos, hindi po natin ito mapapahalagahan. Amen? At kung hindi natin ito iniisip, ano po yung ibibigay natin payo kay Sayong? Diba? So, we have to really value God in our lives. At dahil yun ang buhay mo na mahalaga, ang buhay na binigay ng Diyos, yun ang ibibigay mo sa bata. Amen. May obligasyon po ang lahat ng mga may kandila. No? Sino po yung walang kandila? Si Sebi, walang kandila. Ayan. So, lahat ng mga may kandila, responsibility ninyo ang bata na ito. No? We are not here only to just light a candle at magpirma sa kanyang certificate of dedication. No? Pero, mga kapatid, kahit malayo kayo, kahit hindi niyo siya kayang maabot in person sa kanyang paglaki, try not to forget this child. Try your best to fulfill your duty bilang ninong at ninang. Huwag niyo po siyang tuturuan ng paglayo sa Diyos. Amen po ba? Dapat tuturuan niyo siya na mamahalin niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Amen po? Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo. Amen. So, ngayon po, sindihan po natin ito at ang mga magulang, sindihan po nila yung kanilang kandila at sisindihan ang bawat isa. Pag-anon. Okay? Naintindihan niyo po yung instruction ko. Yan. Yung mga magulang muna ang magsisindi, tapos sisindihan niyo yung katabi niyo, papunta doon, and so on. Masan yung kandila mo? Mahangin. Bakit hindi ka ipapasa mo sa akin? Ilaw na iba. Pakipatay po yung electric fan. Sige lang. Okay lang. Okay lang yan kasi mag-ano naman. Hindi abal eh. Yan, ipapasa yung ilaw papunta doon kay Sister Jane, to si Sister Jane kay Sister Meds papunta doon sa. Ikaw na wala. Ngay na wala. Ay, wag kang mag-ano ah. Dapat ako magpapasa sa iyo. Ayan. Nawalan tuloy tayo. Namatay sa amin. Balik-balik daw. Erase. Oh, ikaw na. Hindi, siya na daw. May aircon. Ayan na, ma'am. Teka, patayin ko yung aircon. Hindi tayo makabuo. Nauuna na tayo. So, ayun, no? Baulahan na yung mga ninong at ninang mo. Teka lang, nawala na. Sige na, mamaya na yung picture taking kasi baka matuluan na yung akaway ng mga anong mga kapulang. Sige na. Okay. So,
tayo po ay mag-pray. Habang kayo po ay nakahawak ng kandila, ay lay hands niyo rin po ang ating po baby. Okay po. Dito ako po ay... Sister Ava, dito pa ako. Hawakan mo rin si baby. Let's pray po mga kapatid. Magbanal, maraming salamat po sa magandang pagkakataon nito. Minsan pa o Diyos ay may alay, may handog namin ang isang baby na ito na pinagkaloob nyo sa amin mga kapatid, kay Sister Ava, kay Brother Harold. Salamat po sa buhay na ibinigyan nyo po sa kanya. Tunay nga po Ama, nalangin namin at kung ito ay patuloy na inatan nyo, bigyan nyo po ng magandang kalusugan ng Diyos. At tunay nga o Diyos na protektahan nyo po siya, Panginoon, mula ulo hanggang paa. At ugad, sabi nyo po, Panginoon, sa Proverbs chapter 1, na dapat po na i-embrace niya yung wisdom na gagaling sa kanya, na magtuturo kong matakot sa inyo. Mother God, upang tunay nga po sa pagkatakot niya sa inyo at sa kanya nga po, Panginoon, tunay na pagsunod sa inyo, O Diyos, ay magagawa niya kayong mapalugdan. Nawa, O Diyos, ay yung mga ngiti na nagmumula po sa inyo ay matunay na maranasan po ito, Panginoon, ng batang si Sayang, O Lord God. Father, sa niyang paglaki, lahat, O Diyos, ng mga pangangailangan niya sa edad niya ngayon, from his milk, O Lord God, at sa mga material na bagay na kakailanganin niya, O God, dalayin mo namin, and continue to provide, O Lord God. Salamat. Salamat sa mga taong nandito, sa mga ninong at ninang niya, na witness, O Lord God, na sumiting pagmamahal. Patuloy po namin dalangin na kayo po, O Lord God, ang tunay, O Diyos, na magpaalala sa bawat isa na kayo ang Diyos na nagbigay sa kanila ng tungkulin, ng pagdininong huling at ninang ng batang ito. Inaalay po namin ang batang ito sa inyo. Salamat po. Lord, inaalay po namin ang batang ito sa inyo. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Tulog po siya. Salamat po sa tulog na. At ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Salamat sa pagmamahal niyo. In Jesus' name. Amen. Pwede na po patayin. Opo. At mamaya po yung ano, wala kang boyfriend. Pag-i-permahan niyo po ito. Pwede niyo na pong permahan habang yung magandang ballpen. Dito po, full na yung tasker na. Dito lang po sa sabi niyo yung ano niya, pero may nakapag ano. Dito po sa tasker, sa may pangalan. Ha? Firma, firma. Ito yung mga ninang mo, bebe. Mga ninang ni Zion. Team Laya.
Ninang. Magpipirma na po ito para matapos na. Next. Next po. Yung mga naghawak ng kandila. Please, yun na, para maiingat nila natin. Kahit po saan. Oo. Pakita mo mukha mo. Walang ebidensya sa amo mo. Paano na pirma mo? Mars! Paano na Mars? Paano na Mars? Ang daming kulay blue ni baby ah. Marami pa po marami. Darating na. Ay, marami pa? May yung patang sugod na? Ano? So, ano yun? Page 2. Baganda ng mga pirma. Ay, kalibeta si Che. Sino ba? Sister Arlene. Sino ba? Wala. Sino ba po ang hindi na tama? Brother Ayong. Saan si Brother Ayong? Si Jen. Ipirma na ko na si Jen. Oo. Napirma na. Si Sister Tess. Sister Tess. Say yung. Ah, ganun. Pirma pa. Ating sa taas ng name. Para may proof of purchase. Ate ay sa likod pa. Sa likod. Marami pa daw darating eh. Ayan, okay. Ayan po. So yung first page, napirmahan na. Sige po mga kapatid. Ayo po muna ay bumalik. Tinatawagan po natin ang inyo po mga attention. Baka na yung ano, dapat physical distancing pa rin. Ayan. Okay, pasalamatan po natin ang ating Diyos. Kayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Amang banal, maraming salamat po sa inyo pong ginawa sa gabi nito. Patuloy na papuri at pagsamba ang tunay na inaalay po namin sa inyo. Salamat po sa gawain ng paghahandog sa templo nito at maging Diyos sa aming pong baby, the baby Zion. Father, thank you for every blessing of God na inyo pong pinupour out sa bawat isa sa amin. Thank you so, so much for being such a good, good God, a good, good Father who never leaves us nor forsakes us. Salamat po. Tayo po ay magtaas ng ating mga kamay. The Lord bless you. And also with you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you and give you peace.
Amen.